katrabaho po siya isang OFW, pinagsasabay niya talaga. So, dito po ako na-inspire sa taong ito, eh, samantalang yung iba po, wala namang ginagawa, pero sobrang daming dahilan. Pero ito pong taong ito, walang dahilan. Kasi ang katuwiran po niya, talagang gusto niyang umasenso ang buhay para sa family. Tayo naman po lahat, syempre, ang ano talaga natin, yung family ang una, no? Pero syempre, meron po tayong mga pangangailangan, nasabi nga po, si Crowd1 po yung makakapagbigay nito. And then, naniniwala naman po tayong lahat at lahat po ng amin pong ipinaliliwanag sa inyo, yung pong mga nag-share, yan po ay makakatulong sa ating lahat para po tayo ay magkaroon ng idea ano ba yung naging journey nila at yun din po yung ating tutularan. So, ito pong taong ito, tawagin ko na po, isa po siyang sa Israel, OFW. And then, ako po unang-una, nung pong bago pa lang din siya, syempre po, sa hindi nakakilala, ang iisipin po ni nating lahat, siya po ay makulit dahil siya po ay matanong. Pero, nakakatuwa po yung pagtatanong niya. Kasi, dito po tayo natututo sa atin pong pagtatanong, ano po. So, tawagin ko na po, walang iba po, si Ma'am Weng Ortega po. Sige po. Maraming salamat po. Ako po si Weng. OFW po ako sa Israel at part-time po lang po itong Crowd1. Ano po? Sobrang busy po ng time talaga dito sa Israel. Kung wala kang time sa pagninegosyo, wala ka rin extra income. Pareho lang yung sahod mo, no? Kahit mas tipag ka sa trabaho mo as an OFW, as a caregiver, ganun pa rin ang sahod mo, no? Walang increase. Depende yan sa amo mo kung tataasan ka. So, ibig sabihin, naka-fix. So, ano mangyayari po sa ating sahod? Didiretso lang po yan sa ating bulsa. So, nakaka-relate po talaga ako dun sa sinabi ni Sir Jeronel, no? Yung mga magsasaka, hirap na, no? Pero, sinong kumikita dun? Yung mga negosyante. Yung mga negosyante, paupo-upo lang, samantalang yung magsasaka, kung maghapon nagsasaka, sad to say, totoo po yun, di ba? So, para rin po kami katulad ng mga OFW, kayod kalabaw. Tapos, wala kaming ipon, resibo lang talaga. So, nakaka-relate ba kayo dyan, mga OFW? Kasi, ako po talaga yung deepest why ko, bakit po ako pumasok kay Crowd1, is para po magkaroon ng passive income. Financial freedom, no? Dito po, araw-araw po sa ating group po, ito po yung the best na team, no? Shout out po dyan sa mga coaches natin, napakasipag, grabe, napakasipag po ninyo. Saludo po ako sa inyo kasi po, ako kung ako, Diyos ko po, yung ilang oras na magdadaldal kayo dyan, di ba? Walang sahod, para lang makatulong sa atin. So, blessed na tayo sa grupo na ito. So, kung kayo po dyan na hindi pa nakasign up, ito na po yung tamang grupo. Ano po, ito po yung team natin na nagsasabi ng totoo. Kasi po, sa totoo lang, marami tayong nakikinig dyan. Yung ibang grupo sa Crowd1, syempre, hindi mo masabi na papangakuan ka. Diba? Dito talaga, honest po tayo dito. Maging masipag ka lang, kikita ka. No? Hindi po yung pasasalihin ka dito, mangangako kami na kikita ka. Hindi po ganun, wala pong ganun. No, dito po, tulungan. No? Ini-encourage po, nagme-mentor po tayo, at the same time, nag-aaral po tayo kung paano mag-invite, kahit hindi po kayo networker, kahit po kayo ay mahiyain. Ako po sa totoo lang ay wala ako masyadong friends, mahiyain din po ako. Ito nga po, itong insecurity ko na hindi nga ako naka-makeup, Ate Monet eh, dapat nagsasign. Dapat Ate Monet, next time magsasabi ka. Si Ma'am Raisa, pag nagsasabi na, pwede ka ba? Ay, taranta na ako, liligo na ako dyan. Kasi syempre, iba naman talaga yung itsura mo sa nakapag-ayos at hindi, di ba? Kasi pag talagang katulong ka sa ibang bansa. Sorry po. Wala nang time talaga sa sarili, di ba? Pero bakit ko pinasok ang Crowd1? Ayokong maging habang buhay na ganito. Hindi naman tayo for life na OFW, di ba? Hindi tayo for life na magtatrabaho sa ibang tao, magpapaalida. No? Nag-OFW tayo para makaipon at pag-uwi ng Pilipinas, makapag-negosyo.
So ito na po yung opportunity binigay sa atin ni Crowd1, no? Itong negosyo na to. Nakakatuwa. 5 days ago, nag-withdraw ako ng 500 euro, naka-incash ako ng 500 euro. Tapos ngayon, meron na naman akong 150 euro. Diba? Iniipon ko po yun para maging 500, para fix na may 30,000 ako every withdraw. Either one month, after one half month, it's okay, diba? At least, kahit pa paano po, paunti-unti, no? Ako po ay coordinator, 2-star lang po ako, hindi yun naman po ako kagalingan, tsaka po, ito po ay part-time lang. At least po, I do my best para po makapag-invite, makatulong po sa ating mga downlines. Kasi po tayo, nag-share po tayo ng opportunity, hindi po tayo basta nagre-recruit, o pasok ka dito para may kita ako sa'yo, hindi po, no? Nag-share po tayo para magkaroon po tayo ng mga partners, mga negosyante. Diba? Dapat sumabay tayo sa mga negosyante. Kasi tayo, kapag ang utak natin, katulong lang ako for life. Gusto nyo ba yon? Isipin lang natin, ay, dito lang ako sa pagiging katulong, okay na ako dito. Siyempre, di ba nangangarap po tayo, nangangarap tayo na kahit pa paano, yung hirap na dinanas mo, yung sakripisyo mo, merong katapat, no? Pagdating ng panahon, ay, makakaraos ka rin, di ba? Kasi lahat po talaga ng OFW, hindi yan lahat nakakaraos. Yung iba, bayad utang lang. Di ba? Ako po, hindi po ako networker, hindi rin po ako magaling na negosyante. Ano lang po ako, risk taker nga, sabi ni Ma'am Jen, ano. Risk taker lang po talaga ako kasi gusto ko po talagang masubukan yung mga itry ng itry, no? Kahit ma-failed ka, itry ng itry. Pero dito kay Crowd1, napakagaling ni Crowd1. Ang expectation ko po dito sobra-sobra. Kaya po ako dito nagpo-focus. Wala na po akong lingon-lingon sa kanan, kaliwa dyan. Basta ako kay Crowd1 pagkagising sa umaga. Open chat, post, invite, o kahit ano pong dapat kong gawin para mag-follow up, no? Ito na po yung habit ko. So, gawin na po nating habit yung pag-post, pag-pangumusta sa mga kaibigan. Maraming salamat, kabayan, sa iyong panonood. Nawa ay nakatulong sa iyo ang video nito. Salamat sa pag-subscribe, thumbs up, at pag-share nito sa iyo. Buhay ka!